What's up guys? Welcome back on my YouTube channel. On this video guys, papakita ko sa iyo kung bakit napaka-importante yung posisyon ng bawat card. So, may papakita ko sa inyo mga previous game or laban ko. At parehas talaga kami ng cards. Ang pinagkaiba lang is yung posisyon. So, meron yata nanalo yata ako. Posisyon lang ang pinagkaiba and then meron din akong talo. So, ipapakita ko rito. On this video, papakita ko sa inyo. Okay, so, pero bago tayo magsimula, karaketero, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe. Then, click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video na pwedeng pagkakitaan online. Okay, oh, ano yung napindot ko ron? So, yun. So, let's start. Yun na nga. So, papakita ko sa inyo yung position, no? So, mag-open tayo ng mga previous games ko. So, ito, I think, ito. So, napansin nyo rito. So, dito, ako ay talo, no? So, yan. Pansin nyo, parehas lang kami, di ba? Parehas lang kami ng cards. So, pero tignan natin. I think, upgraded yung kanya. Pero tignan natin, sa position minsan talaga, kahit parehas yung mga level or skills or ability ng cards, sa position minsan nagkakatalo, eh. So, panoorin natin ito. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, parehas na parehas kami, di ba? Parehas na parehas yung cards. So, bakit ako natalo? So, tignan natin ngayon dito. So, gawin lang natin siyang... Yan. Yung normal lang. Kasi itong... Yan, so nauna siyang umatake. So tignan natin kung saan talaga nagkatalo to. So parehas kaming nasa dulo ito. Ito at ito. Oh, sorry. Yan, ito parehas nasa dulo. So ito ay pang lima sa kanya, pang apat naman sa akin ito. Yan, pang apat siya. So, tignan natin bakit ako natalo, mabilis natalo. So, ito lang pinagkaiba ng posisyon ito. Itong mga to. Yan. Ito nakita sa taas yan. Kasi unang na todas sa akin ito. Ito to. Ang lakas din bumawas niyan. Yun. Halos paubos na. So, finish. So, ito, babawasan lang naman ito yung mga buhay. Hindi naman niya na-atake. So, yun guys. So, imagine parehas kami ng cards pero talo ko. No? Parehas na parehas. So, tignan pa tayo ng iba. Tandaan nyo lang siguro, guys. Ayun din ginagawa ko dito. Tinatandaan ko yung cards, then yung position ng cards. So, just in case magkasabay na naman kami, yung position lang ang aking tinatandaan. So, pakita ko pa rito. Meron pa ako rito mga previous na laban. Halos parehas lang talaga kami ng cards. So, ito. Nagkaparehas na naman kami ng cards ito. Pero dito, this time, panalo ako. So, papakita ko rin sa inyo. So, bago natin siya i-play. So, nagkaiba lang kami ng posisyon nito. At ito. Yan, ito. Siya. At ito. Okay, makikita niyo yung posisyon dito. Is, yan, nagka-swap lang sila. Diba? So, nagka-swap. So, itong... Ito at ito nag-swap lang, pinagpalit lang, no? Nagkapalit lang. Pero yung cards parehas na parehas, no? Walang mga pinagkaiba. So, tingnan natin kung bakit ako nanalo.
Okay, nag-miss ka agad. Ito, parehas na. Yun. So, doon ako nakalamang nag-miss ng tira itong isa. Ito, nag-miss siya. So, doon ako nakalamang ng isa. Pero position pa rin talaga, position. Tignan natin. Sino unang take? Yan. Saan ba sa akin dito? Sa baba? Ay, hindi. Ito sa taas, sa taas. So guys, napaka-importante. So, tandaan mo lang yung posisyon. Para sa akin, ha, hindi mo na kailangan kabisaduhin yung ability kasi lalo to yung mga playable cards. Yun at yun din lang naman ang gagamitin mo lalo kung hindi ka naman bumibili ng mga cards. Diba? So, tandaan mo lang yung posisyon ng mga cards kasi yun at yun din lang minsan ang makakaharap mo. Ganon din tingin ko yung ginagawa ng iba. So, tandaan mo lang yung posisyon ng cards. Sa akin, nung una, ginagawa ko, hindi ko pa alam na nandito siya, nasi-save siya rito yung previous na laban. So, ang ginawa ko nung una, ini-screenshot ko. Pag may mga kalaban na ako, halos parehas kami, nagkaiba lang ng posisyon, ini-screenshot ko siya. So, tinatandaan ko lang talaga yung posisyon ng card. So, makakaano yun eh, makikita mo rin eh kung ano kasi yung mga ginagamit niyang cards. So, di ba pag mag-start, ganyan na pakita ko. So, click ko yung battle, no? So, makikita mo rito kung ano yung cards na ginagamit niya. So, tingnan natin dito. So, ito, gaya nito. Makikita mo rito, yan, no? Makikita mo rito kung ano yung mga ginagamit niya. So, alam mo na kung paano mo siya kukontrahin ngayon. Ganun ang kadali. So, gaya nito, ang ginamit niya is water and depth. Oops, sorry. Pinapindot ako. So, yan, no? So, tingnan natin. So, susubukan ko yung fire. So, parating niyang kinukontra itong dalawang to ng fire. So, ang gagamitin natin is fire. So, ito ang gagamitin ko dyan. Napakita ko sa inyo. So, 21 lang. So, try ko to. Ito yung parating kong ginagamit. Ito, so, meron pa ako natitirang 9. So, kukunin ko to. So, meron pang 6. So, kunin ko to pero isoswap ko sila. Kasi ito dalawa lang ang buhay nito kumpara dito sa ano pangalan to? Goblin. So ang trabaho nitong goblin na to is bawasan yung buhay ng kalaban. So attack tayo, sana manalo. So tignan natin. Kung water ang gagamitin niya, possible manalo. So death ang kanyang ginamit. So tignan natin. So, pass forward natin konti. Okay. So, yun. Nabawasan yung buhay nila. Nabawasan din sa akin. Doon meron siyang ito. Parehas siya. Nako, nauna na yun. Malakas pa. Malakas din bumawas yun. Yun. Natodos yung ano niya, tagabawas ng buhay. So, kaya bumalik yung buhay ng aking ano. Ayun, pati siya. So, yung tingin ko, hopefully manalo. Naku, patay din siya. Isa na lang taga-atake ko. Tingin ko mananalo to. Ayun, panalo na. So, yun guys. So, tandaan mo lang tong cards na ginamit ko. So, gaya na sinabi ko, pagka water and death, so ginagamit ko is fire. Matututunan mo rin to. No? Ngayon lang, grind mo lang siya, grind. Ayun ang unang technique na ginawa ko is ni-screenshot ko siya, tinandaan ko yung mga position ng mga cards. And then, nung nalaman kong nandito pala yung mga previews, so tinatandaan ko yung mga games, binabalikan ko siya. Tinatandaan ko yung position ng cards. Gaya nun, parehas lang kami ng cards. Parehas na parehas. Position lang ng cards ang pinagkaiba. No? So, makikita mo rito, itong dalawa. So, pakita ko to. Makita mo dito, guys, nagkapalit lang ng position.
itong dalawa, ito tsaka ito, ito na nagkapalit lang sila ng posisyon, no? Pero pares na pares yung cards namin. So yun guys, yun lang ang tip ko, tandaan nyo lang yung posisyon ng bawat cards. So that's it guys. So abang-abang lang on my next video. So may nag-request, pakita ko daw kung paano mag-buy ng cards. So I highly suggest yung gold ang bilhin mo kasi mataas yung ano nun power, binibigay na power. So pero depende pa rin yun kung saan mabibili mo. And kapag may fund, na ako, yon, papakita ko rito on my YouTube channel na kung paano mag-buy ng card. So yun lang. May mga susunod pa akong video na i-upload kung paano naman madadagdagan ito, itong rewards mo kada end season. So may gagawin ako bago, may siguro few minutes bago matapos ang season ends, may gagawin ako and papakita ko sa paano madagdagan to. Hopefully yung iniisip ko is tatama, so para madagdagan to instead of 12, so gusto ko siyang tumaas pa. So abang-abang ka lang sa next video. So yun lang, thank you so much for watching. God bless sa'yo. See you on my next video. Goodbye.